Ganito karaming surot ang natanggal at nangamatay matapos bugahan ng kemikal na panlinis ang mga gang chair ng NAIA Terminal 3. Ipinakita sa amin ang deep disinfection sa mga upuan matapos may mag-post online ng mga pantal na tinamo-umano sa kagat ng surot matapos umupo sa mga ito. Quarterly naman daw ikinakasa ang ganitong deep disinfection na tumatagal ng 3 araw kada batch o higit pa. Ang pagbuga ng spray kontra insekto sa unang araw, susundan pa ng inspeksyon para masigurong patay ang insekto sa 2nd araw. At pressure washing o paglilinis ng sabon at tubig para matanggal ang laso ng kemikal sa 3rd araw. Hiwalay pa raw dyan ang araw-araw na disinfection sa ibang mga upuan. How can that be? Particularly that these chairs are made of steel. I'm not going to make any excuses, no? But I saw the chairs, you know? How can a bug, you know, stay there? Unless somebody brought it. But I'm not saying hindi pwede mangyari. It can happen. Hinala naman ang pest control services. Kalimitan po sa treatment na ginagawa natin is ang namamatay lang po is yung mga adult. So yung itlog po kasi hindi naman kayang patayin ng chemical. Kaya po nagkakandak tayo ng quarterly treatment. Ayon pa kay Bunyo, mukhang hindi galing sa Pilipinas ang mga nakitang surot. Compare po dun sa mga surot na meron tayo dito, mas malalaki po siya. Kalimitan po, for example, dun po sa mga bagahe or dun sa mga pumapasok sa atin. Possible po is bagahe or yung mga gamit na dala galing ibang bansa papasok sa terminal. Sa ngayon ay naghihintay pa ang pamunuan ng NAIA na rekomendasyon mula sa Pest Control Services kung meron pang karagdagang paglilinis na maaaring gawin habang hinihintay yung susunod muling schedule ng deep disinfection para sa nauna ng nilinis na batch ng mga upuang ito. Tuloy raw ang investigasyon ng pamunuan ng NAIA na handa rin daw sumagot sa gastos na dulot na pagkagat ng mga surot. We would like to apologize for the inconvenience. We would like to assure the public that every time that they come over here, we will take, you know, see to it that everything is okay. Kung ang mga gang chair ay nililinis lang pero ibabalik pa rin, ang mga rattan chair naman sa NAIA Terminal 2 ay tuluyan ang tatanggalin. Kaya marami sa mga pasahero ang nakasalampak muna sa sahig at hindi naman daw nila iniinda. Pag nililinis, hindi naman agad maiakyat yun eh. We're looking into the possibility of probably getting more gang chairs na bago. Yung iba pinipinturahan na. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Ganito karaming surot ang natanggal at nangamatay matapos bugahan ng kemikal na panlinis ang mga gang chair ng NAIA Terminal 3. Ipinakita sa amin ang deep disinfection sa mga upuan matapos may mag-post online ng mga pantal na tinamo-umano sa kagat ng surot matapos umupo sa mga ito. Quarterly naman daw ikinakasa ang ganitong deep disinfection na tumatagal ng 3 araw kada batch o higit pa. Ang pagbuga ng spray kontra insekto sa unang araw, susundan pa ng inspeksyon para masigurong patay ang insekto sa 2nd araw. At pressure washing o paglilinis ng sabon at tubig para matanggal ang laso ng kemikal sa 3rd araw. Hiwalay pa raw dyan ang araw-araw na disinfection sa ibang mga upuan. How can that be? Particularly that these chairs are made of steel. I'm not going to make any excuses, no? But I saw the chairs, you know? How can a bug, you know, stay there? Unless somebody brought it. But I'm not saying hindi pwede mangyari. It can happen. Hinala naman ang pest control services. Kalimitan po sa treatment na ginagawa natin is ang namamatay lang po is yung mga adult. So yung itlog po kasi hindi naman kayang patayin ng chemical. Kaya po nagkakandak tayo ng quarterly treatment. Ayon pa kay Bunyo, mukhang hindi galing sa Pilipinas ang mga nakitang surot. Compare po dun sa mga surot na meron tayo dito, mas malalaki po siya. Kalimitan po, for example, dun po sa mga bagahe or dun sa mga pumapasok sa atin. Possible po is bagahe or yung mga gamit na dala galing ibang bansa papasok sa terminal. Sa ngayon ay naghihintay pa ang pamunuan ng NAIA na rekomendasyon mula sa Pest Control Services kung meron pang karagdagang paglilinis na maaaring gawin habang hinihintay yung susunod muling schedule ng deep disinfection para sa nauna ng nilinis na batch ng mga upuang ito. Tuloy raw ang investigasyon ng pamunuan ng NAIA na handa rin daw sumagot sa gastos na dulot na pagkagat ng mga surot. We would like to apologize for the inconvenience. We would like to assure the public that every time that they come over here, we will take, you know, see to it that everything is okay. Kung ang mga gang chair ay nililinis lang pero ibabalik pa rin, ang mga rattan chair naman sa NAIA Terminal 2 ay tuluyan ang tatanggalin. Kaya marami sa mga pasahero ang nakasalampak muna sa sahig at hindi naman daw nila iniinda.
pag nilinis, hindi naman agad maiakyat yun eh. We're looking into the possibility of probably getting more gang chairs na bago. Yung iba pinipinturahan ha. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras.